Halo, menggendang arau mga kabar ya. Welcome back dito sa OMG TV channel. Magandang araw sa lahat. Magandang araw sa ating mga subscriber at lalo na dun sa ating mga manonood. At sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. Okay? So, pag-usapan natin ngayon mga kabarya, itong 50 sentimo na nagpayaman sa isang baguhang negosyante nitong mga barya. So, alamin natin ang buong kasaysayan at alamin din natin itong 50 sentimo kung anong taon ang 50 sentimo na ang pinakamahal na barya ng Pilipinas. Okay? So kung bago ka pa sa channel ko, huwag kalimutan mag-like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell para ikaw ay laging updated sa next video na may upload natin. Okay? So ito ay isang karanasan ng isang baguhang negosyante nitong ating mga barya. So isa itong baguhang kolektor at ang kanyang karanasan dito sa 50 sentimo ng Pilipinas. Ayon pa sa isang baguhang kolektor na gusto-gusto nito ang pagkukolekta ng mga lumang barya. Mayroon siyang mga koleksyon at patuloy pa rin siyang naghahanap ng mga disinting barya na maaari niyang idagdag. At tulad ng mga lumang barya ng Pilipinas, kahit na ang nangungulikta lamang ng barya ang taong ito para sa isang libangan. Ang ilang mga tao ay patuloy na tinatanong sa kanya kung paano niya nakuha ang mga barya at kung paano ito naibinta. Sa ilang mga kaso, kapag bumisita siya sa Bangko Sentral ng Pilipinas, palagi niyang sinusubukan na mag-order ng karagdagang mga barya para sa kanyang sarili upang ito ay ibinta o ibigay ito bilang isang regalo sa kanyang mga kaibigan. Palagi siyang nagtaka kung ano ang barya ng Pilipinas na pinakamahal na nabili at kung magkano na presyo. Sa halagang $22,000 o sa Philippine money, 1,038,136 pesos. Ito ay ang kanyang value sa panahon na ang $1 ay nasa 47.19 PHP pa lamang. Ang isang 1903 San Francisco Mint na 50 sentimo ay marahil ang pinakamahal na barya ng Estados Unidos, Pilipinas na nabili. Tanging ang mga sample ng dalawa ang nag-ulat at isa lamang formal na auction para sa presyo na nabanggit. So, sabi niya, huwag kang magkamali sa isang ito para sa karaniwang 1903 Philadelphia Mint or 50 sentimo. Ang barya na ito ay isang ganap na pambihira. At paano nakalabas ang barya na ito? Ang kwento sa likod ng mga pangyayaring iyon ay isang misteryo pa rin. Ngunit, gayon pa man, mayroong mga usap-usapan sa Philippine Numismatic at Antiquarian Society na maging ang mga dating may-ari na kumakalat kung paano gumawa ng kasaysayan ang baryang ito. Binago nito ang buhay ng isang nagbibinta ng barya na bago at wala pang karanasan sa negosyo. Ayon sa dating may-ari nito, ito ay muli sa isa pang ordinaryong araw para sa may-ari ng siyap na ito. Nang kumuha siya ng ilang mga barya para sa kanyang siyap, sa kabila ng pagiging isang barya o antigong negosyante, kilala siya sa samahan bilang negosyante ng ginto at pilak dahil sa kanyang kawalan ng interes sa pagtingin sa mga presyo ng katalog ng mga barya. At pagkatapos, isang araw, isang bagong salta na binata ang dumating sa kanyang siyap para sa paghahanap sa mga istante ng salamin upang maghanap ng mga barya tulad ng ibang tao na nagpakita ng interes sa mga barya. Ang negosyante, tulad ng dati,
pinapaliit ang bagong dating dahil itinuring niya ang kanyang sarili bilang isa sa mga bitirano sa industriya. Karaniwan niyang nakikita ang taong ito sa auction, ngunit hindi niya binigyan ng pansin dahil tulad ng bawat iba pang mga bagong dating, nakita niya ito hindi bilang kompetisyon sa kanyang negosyo. Itinuro ng binata ang kanyang daliri sa hiniling at hiniling ang presyo ng isang partikular na barya na ipinapakita. Tumugon ang negosyante ng may sarkastiko at sinabi sa kanya na ang barya ay para sa 10 piso. Nang walang karagdagang pag-alangan, hinila niya ang halaga mula sa kanyang pitaka at pagkatapos umalis siya nang ibigay ng dealer ang baryang ito. Naaalala pa rin ng negosyante na ito ang isang 50 sentimong barya na may pitsang 1903 na para sa kanya ay tulad ng maraming 1903 o 50 sentimo na barya sa kanyang siyap sa mga nakaraang taon. Kalaunan ay napagtanto niya na nagbibinta lang siya ng isa sa pinakamahal na barya ng Pilipinas sa kasaysayan para sa 10 piso lamang. So napagtanto nitong may-ari ng siyap na ang barya palang kanyang naibinta na 50 sentimo ay isa sa pinakamahal na barya sa buong kasaysayan. Ito ay ang 1903 na 50 sentimo na barya. So doon sa kasaysayan o sa istorya na ating napakinggan ay nabili ito ng isang bagong salta na binata or bago pa lang niya nakita sa kanyang siyap ang binata. At kanyang nabili ay yung 1903 na 50 sentimo at ibininta lamang ng may-ari ng siyap sa halagang 10 piso. So doon niya na pagtanto na ang kanyang binibinta pala ay isang barya na pinakamahal na barya sa Pilipinas. So ang nakabili, so sobrang swerte niya mga kabarya, ay naging isang milyonaryo. Nabinta niya ang kanyang nabiling barya, yung 1903 na 50 sentimo sa halagang $22,000 o equivalent ng 1,038,136 pesos sa panahon na ang $1 ay nasa 47.19 pesos pa lamang. So ito ay ang 1903 San Francisco Mint, 50 sentimo. Yun na ang pinakamahal na barya sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang baryang ito ay ASPI, Estados Unidos, Pilipinas na barya. So yan mga kabarya, ang isang kasaysayan nitong tao na baguhan pa lamang dito sa larangan ng pagbibinta ng mga barya. So napakaswerte niya mga kabarya at nakabili siya ng 1903 na ASPI 50 sentimo at naibinta niya ito sa halagang $22,000. So napakaswerte at sana ay mangyari din sa atin ang mga ganito para tayo ay bawi naman sa ating mga kahirapan sa paghanap nitong mga barya. So ang 1903 na US Philippine coins, yung nabinta niya sa lagpas 1 million, ito ay San Francisco Mint na 50 sentimo. So yan, at kung meron kayong ganito mga kabarya, ay pagkakataon mo na para mabinta mo ang iyong barya sa ganyang kalaking halaga. So ang isang ito, kung matatandaan natin sa kasaysayan, ay naibinta niya ang kanyang barya sa auction. So kaya umabot ito ng $22,000. Okay? So yan ang magandang halimbawa mga kabarya na dito sa pagkukulikta natin ng mga barya ay sana makahanap tayo ng mga barya na ginto ang halaga. So meron akong mga iba't ibang sample ito ng mga ASPI na sobrang tataas na din ng mga presyo. Ito ay rare 1903
20 centavos na SPI. So meron itong silver content na 0.9 at nagkahalaga na ito ng 18,500 pesos. Napakalaki ng kanyang halaga. Pero dapat pa rin tayong mag-ingat mga kabarya kasi marami ang lumalabas na mga copy coin. So yung mga ginawang kopya na barya tulad nitong sample nito, ASPI Philippine Old Coin 1906. So ang kanyang presyo dito ay nasa 499 pesos. Ito ay isang copy coin mga kabarya, kaya medyo mababa ang kanyang presyo. Merong 10 centavos ito na US administration. So ang kanyang presyo ay 100 pesos sa isang piraso. At isang 1903 na 50 centavos ASPI, 0.9 ang kanyang silver content or 0.90. So ito ay nagkalaga ng 1,350 pesos. Merong ASPI dito 1907, 1908, 1909, 1 peso coin, US administration, silver. So ito ay big coin. Ang kanyang price ay 1,000 pesos. At itong isa mga kabarya, 1910 San Francisco Mint, 1 peso US administration ASPI. Ito ay big coin din. So nasa 3,700 yung kanyang price. So ito ay genuine mga kabarya. Napakamahal ng ASPI. At ito na yung panghuli nating sample. A rare set of 7 pieces 1903 ASPI coin collection. 1 peso through half centavo. So yan o, mula sa half centavo hanggang 1 peso, nagkalaga siya ng 16,500 pesos. Napakamahal ng ating mga Philippine ASPI. Ano, nagmula sa half centavo hanggang 1 peso ay may malaki na ang halaga. So kung meron kayo nito mga kabarya, ay sana ay mabinta nyo sa napakamahal na presyo tulad ng na basa natin sa istorya nitong isang baguhang negosyante sa pagkukulikta nitong mga barya na naging milyonaryo dahilan dito sa isang 50 sentimo na US Philippine piso. Okay, so hanggang dito lang tayo mga kabarya. Maraming salamat sa panonood. At doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa OMG TV channel, sana ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga susunod pa na video na ating ma-upload. Okay, so magandang araw sa lahat and God bless.